Hello guys. So, we are going to discuss yung part 1 ng introduction ng heat transfer. So, yung mga ibang topics ay wala dito, ano? So, paki-check nyo na lang yung ating module, no? So, halimbawa, yung definition ng heat transfer wala dito, pero dun sa ating module ay meron. So, ito yung mga principles ng heat transfer. So, heat always moves from a warmer place to a cooler place, no? Okay? So, from, basta, lagi ninyong tatandaan, heat travels from hot to cold, no? Hindi pwede yung, ano, yung cold to hot, hindi pwede yun. Yung isang bagay, pwede mong pa, ang isang fluid, no? Fluid na lang, mas magandang example. Pwede mong palamigin kung mag-i-input ka ng energy or work, no? Later on, madi-discuss natin yun. Hot objects in a cooler room will cool to room temperature, no? So, halimbawa, sige, so mayroon tayong example pa pala niyan mamaya. So, yung kabaliktaran naman ng number 2 ay yung number 3. Yung malamig na object, kapag nilagay, kapag nasa mainit na room, ang mangyayari, iinit sa anong temperature? Yung room ng temperature. Okay? So, example natin dito. Ito. Yung cup daw ng coffee tsaka popsicle. So, iniwan mo sa table. So, isipin mo na yung room na binabanggit dito, basta room, no? So, what would happen to them? Why? So, halimbawa, yung room natin ay 100 degrees Celsius, no? Halimbawa lang, mainit yung 100 degrees Celsius. And then, meron kang cup ng coffee. Assuming na oy, masyadong mainit ata yung 100 degrees Celsius. Ha? Balik tayo, bawasan natin. So, assuming na yung temperature ng room, 50 degrees Celsius, yung temperature naman ng kape, 100 degrees Celsius, yung temperature naman ng popsicle, naku, negative yan, no? Mga negative, sige, sabihin na lang natin negative 10 degrees Celsius. Okay? And then, kapag nilagay mo sa room, yung dalawa, ang mangyayari niyan, yung coffee, bababa yung kanyang temperature hanggang sa magiging 50 degrees Celsius. And then, yung popsicle naman, mamemelt, no? Mamemelt siya hang magiging tubig, ay magiging liquid until such time na yung temperature niya magiging 50 degrees Celsius. Okay, yun yung principle ng 1, 2, 3, ano? So, yung copy dito, sinusunod niya lang yung principle ng number 2. And then, yung popsicle naman, yung principle naman ng number 3. Okay? So, ito yung mga modes of heat transfer or yung mechanisms of heat transfer, no? Conduction, convection, radiation. Okay? So, unahin natin yung conduction. When you heat a metal strip at one end, the heat travels from the other end. The heat travels to the other end, no? So, halimbawa, meron tayong ano dito, metal strip. O, baka, basta isipin yung metal. So, let's say, painitin natin dito, maglagay tayo dito ng let's say apoy, no? So ang mangyayari, iinit ito hanggang dito. But it doesn't mean na halimbawa yung dahil sa paglalagay mo ng apoy dito, 100 degrees Celsius yung temperature dito, pagdating dito ay 100 degrees Celsius din. Actually no, hindi 'yun mangyayari. Possible if sobrang nipis nito, no? Okay? So, ang mangyayari niyan, 100 degrees Celsius, assuming na 100 degrees Celsius ito, or ito naman magiging mas mababa, let's say 90. Okay, so ganun. So, as you hit the metal, the particles vibrate. Ito yung mga atom dito. Ang metal kasi, actually, that is made of ano, carbon atom. Later on, kapag nasa higher subjects kayo, mapapag-aralan nyo yun.
So yung mga kapag pinainit daw natin ito, itong mga atom dito magbabibrate, o magagalaw ang mayan, magagalaw, 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 okay? So dahil dun sa vibration na yon, halimbawa ito, ito magbabibrate. Dahil sa vibration ng atom na ito, yun, makukuha niya yun, no? Tatamaan niya yun. Ganon. So, kapag ito naman, nag-vibrate dahil dun sa ito, tinamaan niya yun, magbabibrate naman ito. Kapag nag-vibrate ito, tatamaan niya naman yun until system na aabot dito yung vibration. So, parang ganon yung transfer of heat na kapag conduction. Okay? The vibration surpass along the metal and so the heat, so is the heat. We call this conduction. So, ganun yung pangyayari ng conduction. Kung paano nagkakaroon ng heat transfer. Okay. The outer electrons of the metal atoms drift and are free to move. Okay, ganun daw. So, ito yung mga colored dito. Ito yung mga electrons. So, kapag uminit, ang mangyayari, magta-travel, no? Ito, mag-move. Oo, pupunta doon. Okay? So, parang yung principle din ng electricity. Nagkakaroon ng current kapag yung merong flow of electrons. So, ganun yung kwan ng electricity, no? When the metal is heated, the sea of electrons gain kinetic energy, yung vibration na yun, kinetic energy yun, and transfer it throughout the metal. Okay? Insulators such as wood, sabi niya, and plastic do not have this sea of electrons, which is why they not conduct heat as well as metals, no? So, parang pares lang sa electrical. So, ang electrical, ang wood ay insulator. Yung plastic ay insulator. Bakit? Kasi wala silang tinatawag na ayan, sea of electrons daw. Next. Meron another question dito. Why does the metal feel colder than wood if they are both at the same temperature? So, dito. Oh, meron explanation. So, hahawak ka daw ng ano, hahawak ka daw ng metal tsaka wood. So, ano kaya yung mararamdaman mo sa wood? Ano naman yung mararamdaman mo sa metal? Ano yung mas malamig? Okay? So, kung hindi nyo pa na-try, itry ninyo. So, mangyayari dyan, yung metal, mas malamig ang mararamdaman mo. Bakit? Ang gagawin ng metal na yan, ikakandak, no? Ikakandak or hihigupin ng metal na yan yung init ng iyong palad. So, ganun yung mararamdaman mo pa, mas malamig. Wherein yung, sabihin na lang natin kukunin or ikakandak. Wherein yung mood kasi, hindi naman siya conductor, no? Kaya wala siyang makukuhang init sa iyong palad. Kaya, ang mararamdaman mo, mas malamig ang mararamdaman mo sa metal, sa wood, parang walang nangyari, no? Okay, so ganun yung principle. Okay? So meron tayong property dito ng mga materials, thermal conductivity, no? So analogy sila sa ano, no? Parang kaparehas sila sa electrical, yung resistor natin. Resistor or anything, no, mga wires. Okay? Mga wires. Kung sa electrical is ano ba ang kwan doon? Electrical conductivity, no? Dito naman thermal conductivity. Yung thermal conductivity of material can be defined as the rate of heat transfer through a unit thickness of the material per unit area per unit temperature difference. Oh, napakagulo, ano? So, paano ba natin may explain yan ng mas maganda? Ito na lang. The thermal conductivity of material is a measure of the ability of material to conduct heat. Hindi mas maganda yon. Parang yung ability daw niya, no? Kung gaano siya kagaling. Oh? Kung gaano siya kagaling tumanggap, no?
magtanggal, tumanggap po ng init. So, a high value of thermal conductivity indicates that the material is a good heat conductor, syempre. And then, yung kabaliktaran naman is insulator. Okay, so, meron tayong mga, may examples tayo dito ng mga thermal conductivities ng materials. Okay, so, ito yung sinasabi kanina, yung first na sinabi kanina, oh. Rate of heat transfer, sabi niya, thickness per unit area, ito na yon, yung unit dito. Heat transfer per unit, ito yan, length, degree Celsius, sabi niya, okay? Wherein yung symbol ng thermal conductivity is K. Okay, so tignan natin, diamond, 2, 3. Then, silver, 420 copper, gold, no? Mm-hmm. Then we have ito mga fiber, air, so maliit na, no. So kung mapapansin natin, kapag mas matigas yung isang bagay, no, sa metal ha, except sa wood ha, kapag mas matigas yung isang bagay, mas mataas yung kanyang thermal conductivity or yung electrical conductivity. Oh, so kung ganun pala, di mas maganda pala na yung ilagay sa mga wires ay diamond, no? Diamond ang ilagay sa mga wires, no? Kaya lang problema kasi kapag diamond naman yung wire na nakawin. O silver, no? Gold. Kaya ang nilalagay ay ano? Aluminum, mga ganon, kasi mura. Ano pa ba? Okay, copper, mga ganon. Then we have air, so mababa lang siya. So kung papansin natin, yan. Okay, brick, mababa din ng brick. Kaya kung mapapansin ninyo, kung alam ninyo yung chimney na made of brick, yung labasan ng usok, no? Parang ano, parang nagpatong-patong na hollow block ang itsura nun. Actually, that is brick, no? Okay? Kasi kapag mas mainit kasi yung lumalabas doon sa ano, mas mainit kasi yung plugas ang tawag natin doon, yung usok, ano? Kapag mas mainit yung usok, mas mabilis yung kanyang paglabas. So, para ma-maintain yung init ng usok na yan, kailangan, ano, yung material na gagamitin dun sa chimney ay, yan, o, brick. Para walang ganong heat na mawawala para ma-maintain yung temperature. Okay? O, parang, ano lang, sinamari din lang yung kinakita natin kanina. Yung thermal conductivity. Ayan. Mga matitigas na bagay. Okay? Matigas. Matigas. Habang lumalambot. O, di ba? So, we have also other properties ng materials. Heat capacity. Ano ba yung capacity na yan? Capacity. Capability. Yung kaya. No? Kaya. Yung kaya lang. Okay? Or yung kaya niyang i-store. Halimbawa, sa battery. O, ilang energy ba yung kaya niyang i-store? Sa battery, kapag napuno na yan, kahit anong gawin mo, kapag i-charge mo ng ilang oras yan, no? Pero kapag puno na yan, wala nang silbi yung charge mo, no? Tanggalin mo na yung charger kapag kinarge mo yung cellphone. Kapag na 100% na yon, hindi na yung magiging 101, no? So, parang ganun yung ibig sabihin ng heat capacity. Yung heat na kaya lang na i-absorb or i-store ng isang material. Okay? Yung unit niyan per volume, no? Yung kilojoule kasi diyan, unit yan ng heat. Okay? Ano naman yung thermal diffusivity? Kung gaano kabilis yung heat transfer, o parang ganon. Parang kung mataas yung thermal diffusivity, then parang ang bilis lang, no, yung pag-transfer ng heat. Okay? So, yan. No, parang yun, no, meter square per second, no, yung unit niya talagang mabilis, no? O ganito yan. Ano ba yung mga material na matataas ang thermal diffusivity? Yung mga metal, o di ba? Halimbawa, kapag sa bahay, nagluto ka, yung palayok nilagay mo, o, sinindi mo yung kalan, mga ilang segundo pa lang, mararamdaman mo na mainit yung ano, yung metal. Okay?
So, ang bilis, no? Ang bilis ng pag-transfer ng heat sa mga metal. Yung mga material naman na mabababa, yung delta thermal diffusivity, yun yung mga matataas naman ang heat capacity. Halimbawa, yung concrete. Sabi na lang natin, concrete wall. Okay? So, malamang ito yung isang reason kung bakit pagdating ng gabi, no? Lalo kapag summer, lalo kapag summer, pagdating ng gabi, mainit, no? Kasi nga, yung concrete wall, matagal uminit yan, no? Matagal uminit. Pero, napakalaki yung pwedeng ma-store dun sa concrete wall na yan. Try ninyo. So, pagdating ng hapon, hawakan ninyo yung concrete wall, mainit pa, no? Kasi, napakadaming heat na na-store sa kanya. O, diba? Pero, mabagal din yung pag-travel ng heat sa kanya. Okay, kaya yun yung ibig sabihin ng thermal diffusivity, no? Okay. Heat transfer has directions as well as magnitude. Okay? The rate of heat conduction is specified direction is proportional to the temperature gradient dT over dx. So, later on, ma-discuss natin yan. Dito na pala siya, no? Okay, ito siya. Mm-hmm. Heat conduction in a medium is said to be steady when the temperature does not vary with time. Kapag steady yung temperature, no? Steady, no? Hindi nagbabago yung temperature. Unsteady naman kapag pabago-bago yung temperature. Anyway, yung topic lang naman natin dito is steady, no? Masyado nang mahirap yung unsteady. Kailangan natin dyan ng numerical methods, differential equation. Tsaka yung kwan lang natin dito is, ano lang tayo, one-dimensional lang. One-dimensional lang yung kwan natin dito. Kumbaga, yung pag-travel ng heat, walang x, y, z, no? Walang x, y, z. Isang kwan lang. Let's say, isang y, isang x, isang z. Ganun lang, no? Wala nang ibang other na dimension. Okay? So, ito yung law applicable sa conduction. 4 years law of heat conduction for one-dimensional heat. Conduction states that the rate of heat conduction through a medium is specified there is proportional. Okay? Proportional. Ano ba yung symbol ng proportional? Parang ano? Alpha ba yun? Alpha. Pero tinanggal na sa equation natin dito. Ito na siya. Oh, negative Ka na siya. Yung K dyan yan yung proportionality constant, no? Mm-hmm. Proportional to the temperature difference dT but is inversely proportional to the distance in that direction. Okay, yung distance naman na sinasabi niya yun yung dx. Okay. Mm-hmm. The negative sign ensures that the heat transfer in the positive x direction is a positive quantity. Kung maalala ninyo class yung inyong analytic geometry, kapag yung line, yung papansinin ninyo dito yung line, no? Paano ba ilagay yung ano dito? Ito. Ito. Kapag paganyan yung line, ang slope niya ay negative. Kapag paganito naman yung line, ang step niya ay positive, no? So, ina-assume kasi natin na yung heat flow natin is going to the right, no? Going to the right. But, yung part na ito is mas mainit compared dito. Mas malamig, no? O, ito yung kwan natin, no? Yan. Ina-assume natin na yung part na ito mas mainit compared dito sa nasa left. Okay? Mm-hmm. So, next tayo. Ito na.
So kapag dinerive natin yung ito kanina, naka-integrate na yan. So yung i-apply nyo lang yung differential equation. So yung ma-derive natin na formula for conduction kapag ball, plane ball is ito siya. K area T1 is T2 over L. Kapag mga cylinders naman, ayan yung ating formula. Okay? So yan yung presentation, part 1 ng presentation ng introduction.